Welcome to How to Cook Kare-kareng Gulay. Ilagay ang bawang at sibuyas at ating gisahin to hanggang pumula. Kita nyo po. Ayan. Ganyan ang paggisa ng bawang at sibuyas. So, hayaan natin siyang pumula. Gisahin pa natin. Gisahin ang gisahin. At papupulahin natin hanggang lumambot ang sibuyas. Ngayon, itutuloy natin yung paggisa. Nakita nyo medyo mamula-mula na, parang pisngi ng aking asawa. Pagkatapos ay lalagay na natin ang tangkay ng pitsay. Sabi ng asawa ko, tangkay ng pitsay. Ayan, tangkay pa ng pitsay. At tangkay pa ng pitsay. Ating gisa-gisahin kasama ang bawang at ang sibuyas sa loob ng isang kawaling. Napakainit. Gisa-gisa doon, gisa-gisa dito. Gisa pa doon, gisa pa dito. Gisa, gisa, gisa. At habang ginigisa natin yan, ay pwede tayong manood ng TV. Tiyakin lamang na hindi masusunog ang ating niluluto. So ngayon, lalagyan natin siya ng tubig para may sabaw ang ating kare-kare. Okay? So ilagay natin yan sa kawali. Paglagay sa kawali, ay ilagyan pa natin dagdag ng tubig. Okay? Tapos ay ilagay na natin ang ating mamasitas. Ano tawag doon? Kare-kare mix. Okay, mamasita kare-kare mix. Okay, so habang tinutunaw natin yung mamasita kare-kare mix, ay hintayin natin siya matunaw. Ang tagal-tagal naman matunaw na ito. So haluin natin siya. Siguraduhin natin natunaw yung mga particles nung nilagay nating kare-kare mix. Haluin natin, haluin pa natin, haluin pa natin. Halo-halo, kayo dyan. Then halo-halo pa natin. Okay? Okay. Tapos ay ilagay natin ang dahon ng pitsay tsaka ang ating talong. Piniritong talong. Okay? Piniritong talong, halu-haluin pa natin para kumapit yung lasa ng kare-kare mix sa mga gulay natin. Tandaan natin, ito ay kare-kareng gulay. Walang karne. Kaya kailangan siguraduhin natin malasa yung gulay para kainin ng mga bata. Katulad ko. Ah, the end na. Salamat.